Hey guys, what's up? So ngayon guys, meron akong ipapakita sa inyo na isang paraan kung bakit ako kumita dito sa aking PayPal ng 6,009 pesos. Yan na po ngayon yung conversion. Ito po yung proof at ito po mismo ay aking proof of payout guys. So it was yesterday or tama, yesterday. Ito na po yun, kay $134 na receive ko sa aking PayPal account. Now guys, gusto kong i-share to sa inyo kung okay lang sa inyo. Alright? So i-share ko sa inyo kung paano ako kumita niyan. At ito po ay kung gagawin nyo ito ng daily, okay, up to 1 month. So pwede po kayong kumita dito. Kung kukwentahin natin yung 1 month, pwede po kayong kumita ng around, siguro pwede kayong kumita ng mga 20,000 to 50,000 kung gagawin mo ito daily. So kung gusto mong kumita ng ganon daily at minimal lang din po yung capital, panoorin mo yung video na to hanggang matapos. Ituturo ko sa iyo yung step by step na gagawin mo para kumita ka sa internet or online. Ang maganda nito guys, pwede nyo pong gawin sa cellphone nyo. Although itong platform na pinapakita ko ngayon ay desktop, pero pwede pong gawin sa cellphone. At ang maganda nito guys, okay, napakadaling gawin. Okay, so it took only siguro 1 to 5 hours of waiting at kikita na po kayo ng ganong kalaki. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko. Okay, sundan nyo lang guys. At huwag kayong mag-i-skip kasi karamihan na nag-i-skip, instead na kumita, ang nangyayari, nagkakaroon pa sila ng loss kasi hindi nila tinapos yung video. So I suggest and I recommend sa'yo na tapusin mong panoorin yung video na to. Sinimulan mo na, tapusin mo na. Hello guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo ng mga pwede yung pagkakitaan ngayon sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button. I-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bagong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung hit mo na po yung like. I-share mo to sa lahat ng kilala mo na gusto rin kumita ng totoong pera sa online. So huwag na nating patagalin guys. Let's go! Alright guys! So ano ba yung matututunan nyo inside this video or what to expect in this video para malaman nyo guys yung scope ng video na to. Alright, so first, ito po ay you can receive your earnings in just 1 to 4 hours. So hindi nyo na po kailangang umabot pa ng 1 day para ma-receive nyo po yung earnings nyo dito sa strategy na malalaman nyo ngayon. At ito po ang maganda pa dyan, kahit hindi po kayo techie, user-friendly, bakit? Napakadaling gawin, okay? Sobrang dali, steps, siguro 2 to 3 steps lang yung gagawin nyo dito at pwede na nga kayong kumita. Okay? Easy lang yung gagawin. Sabi ko nga, bakit user-friendly? Kasi napakadaling gawin. Okay? So, at saka maganda dyan, itong video na gagawin ko ay ituturo ko na sa inyo yung step by step na gagawin nyo para masundan nyo at pwede po kayong kumita. Okay? So, ang maganda pa nito, wala na pong referrals. Okay? Yung mga may allergy po sa referrals, wala pong referral itong strategy na to. 100% ang gagawin nyo lang po. No need to sign up pa dito. So, hindi nyo na po, wala kayong i-install, wala po kayong sa-sign up. Napakadaling gawin. Alright? So, ang maganda nito guys, pwede po yung phone, pwede po yung cellphone nyo, kung may cellphone po kayo, pwede po yung PC or laptop, pwede pong gamitin. Alright? So, ang maganda pa dito, no age limit. So, medyo bata ka, mukhang bata, okay, feeling bata, okay, pwede po kayo. Okay, ang maganda dyan, ito po yung requirements pala. So, before tayo mag-start, dapat meron ka nito. Una, meron po kayong PayPal. So, since yung ipinakita ko kanina sa intro, yung doon ko po na-receive yung earnings ko, kailangan nyo po ng PayPal. Okay, and dapat meron din po kayong GCash na application. Alright, so kung wala pa kayong PayPal, mag-sign up po kayo. Alright? At kung meron pa, wala pa kayong GCash, mag-sign up din po kayo. Alright? Kung meron na kayo, mas maganda. And, yung isa pa, kailangan nyo po ng Binance account. Okay? So, yung Binance account, meron po akong video tutorial paano kayo mag-create. Okay? Ngayon, kung meron na kayo, okay, kailangan po natin yan. At kailangan din natin ng bank account. Pero okay lang, basta't may GCash po kayo, kung wala kayong bank account, okay lang siya para makuha po natin yung earnings natin. So, wala kayong bank account, okay po yung GCash or PayMaya, pwede po siya. Alright? So, yan lang po yung requirements natin before tayo mag-start dito sa video tutorial na to. Okay, so, ang first step na gagawin natin ay
Dito na tayo sa Binance account natin. Ang gagawin muna natin ay kailangan lang po muna nating bumili ng USDT. Dapat meron pong fund yung ating Binance. Para magawa yon, okay? So dito pwede po tayong bumili ng USDT or Tether gamit po yung P2P trading ni Binance. Yan po yung first step na gagawin natin. Ang maganda nito guys dito sa P2P, anyway guys, meron po akong video tutorial na step by step kung paano bumili ng P2P. Alright, ilalagay ko po yung mga videos dyan sa description. Okay, para mag-guide ko lang kayo. So, ang maganda ngayon dito guys, okay, pwede na po tayong bumili ng USDT, okay. Bagong-bago guys, pwede tayong bumili gamit lamang po yung coins.ph. Pwede na po ngayon. At pwede pong syempre, pwede po yung GCash. Okay, so hanap po tayo ng mga seller na nagtatanggap, okay, tumatanggap ng GCash o kaya any kuan na pwede, okay? Marami po dyan or mga bank account po pwede. Ilagay po natin pala dito yung PHP para makita natin yung mga Pilipino. Kasi pag USD kasi US yon. Alright, so ito yung mga available, okay? Itong mga to guys, nasubuhan ko ng bumili dito. Alright, so 99% safety. Okay? So, ito po yung pambabayad nyo. Ito po yung marereceive nyo kung ilan yung USDT. Maganda rito guys, bank transfer, pwede po tayo dyan. So, para hindi tayo tumagal. Alright? So, bank transfer, gagawin nyo lang, click nyo lang itong buy. Okay? So, ito po yung makita nyo, minimum of, or yung available niya lang is 1.6, pero ang minimum 20,000. Or USDT pala yan. Click mo lang yan. Okay? So, ang gagawin mo lang ay, okay, so, refresh natin. Yan. So, bibili lang po kayo dyan. So, meron na tayong tutorial dyan kung paano kayo bumili. Okay? So, ito, hindi siya available sa itong mga to. Pero, syempre sa atin, enable yan. Okay? Yan. So, ngayon guys ay gagawin na natin sa ating website. Okay? So, ngayon guys, nandito na tayo sa Tirlo. Yan po yung website na to, yung aking binabanggit. So, ngayon ay magbebenta tayo ng crypto. Okay? Yung Litecoin po yung gagamitin natin. Okay? Ang maganda dito ay 14.5% yung profit natin pag ibinenta natin yung ating Bitcoin dito. Okay? So, ang gagawin mo lang ay ipi-fill up mo lang doon. So, ngayon nandito na tayo sa Binance account natin. Kanina, okay, nag-cash in tayo gamit po yung P2P. At gagamitin po natin yung Litecoin para i-transfer or ibenta sa Tirlo. Okay? So, ang gagawin mo ay siyempre, ang gagawin lang natin ay ide-deposit natin. Okay? Kung dito sa Binance, i-withdraw natin. Alright? So, gagawin lang natin ay kukunin natin yung balik tayo sa Tirlo. Yan. So, ilalagay lang natin yung amount. Okay? Tandaan natin guys ha, amount muna. Okay? So, depende po guys kung ano yung gusto nyong ibenta or magkano po yung amount na gusto nyong ibenta dito. Okay? So, it's up to you guys ha. So, basta't kung ano mo yung amount dyan, meron po yung profit na 14.5%. So, compute nyo na po yung magkano yung gusto nyo i-convert or ibenta dito. Okay? So, ang maganda dito guys ay yung okay, yung ating fee ay napakababa. So, ilagay mo lang yung, dito guys, ilagay mo lang po yung email mo, then start exchange. Ganun lang. Ito po yung PayPal email mo, ilagay mo dyan. Tapos, kung makikita mo, i-copy mo yung amount and kakopy mo lang yung address. Okay? So, ang gagawin mo lang muna, okay? Copy mo muna yung address. Okay? Balik ka doon. Copy address muna kasi yan ang una. Alright? Then, balik tayo doon sa Binance. I-paste natin dyan. Okay? At kung makikita nyo guys, match naman siya. At dito, i-click-click nyo po yun. Yung LTC. Ayan. So, click nyo po yan. So, ilalagay nyo na lang. So, makikita nyo po yung fee, guys. Napakaliit. Napakaliit yan. Alright? So, wala pang 20 pesos. So, ilagay nyo po yung amount. Okay? After that, okay, ay sasubmit lang. Ganun lang. So, 0.001 LTC yung payment. Okay? Sasubmit lang natin. Then, nakita nyo na, guys, withdrawal submitted. Guys, after that, makikita nyo po sa iyong email, yung PayPal email nyo. Tingnan nyo yung email. Your trade was successfully created. So, makita nyo po, created na siya. So, nandito po yung LTC amount at ito po yung expected na dollar na darating sa atin. $124.
Alright, so nakikita nyo 124. At makikita natin ngayon sa ating PayPal after 3 to 5 hours. So after 3 to 5 hours or 1 to 3 hours or 3, depende siya guys ha. So meron tayong na-receive na 134 pero meron siyang fee. Okay, kaya ang total na talaga amount natin is $127. Okay, so meron tayong additional na 14.5% sa ating capital. Alright, kaya kung i-compute natin dyan, so kung meron kayong 10,000, okay, less mo yung fee. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung computation para makita nyo po yung, ma-visualize nyo po yung pwede nyong earnings after 1 month. Basta tama yung gagawin nyo. So ito po yung basic computation ko na gusto kong i-share sa inyo kung para makita nyo po yung pwede nyong kitain. So let's say you have a $500 or $100. Sabi na natin 48 yan. So di ba ang kita natin is 14.5%. Alright? So sa isang araw, 14.5. So wala namang Sunday, Saturday yan. Kung daily ka dyan, okay, times 30, alright? So magiging $435. So yung $100 mo, magiging $435. Or yung profit mo lang yan pala. Okay, so ang maganda pa dyan, okay, so i-less natin lahat ng fee. So ang fee mo lang is 20 pesos yata per transaction. So i-less mo yon 20 times 30, so sabihin mo 600, okay, 400 net, okay na ba yon? So ito po yung pwede kayo mag-net ng $400 in just 1 month. Gagawin mo lang, daily is ganun lang, okay, bibili ka ng USDT, convert, or i-convert mo sa LTC, and then, okay, ibebenta mo kay Tirlo at meron ka ng profit. So, ganun lang yung gagawin mo. Pero guys, panoorin mo muna to para hindi magka-problema. So, tapusin mong panoorin yung video na to. Ano ba yung mga gagawin mo pa para hindi magka-problema kay Tirlo? Ito yon. Okay, panoorin mo to. Importante to. So, dito sa website ni Tirlo, alam nyo ba guys na meron mong talagang guide para hindi kayo mahirapan? Okay, so maraming mga tanong sa akin yung mga regarding sa problema nila sa PayPal. Okay, dito sa baba, merong tinatawag nilang frequently asked questions. Okay, so nandito yung tanong ng isa kahapon sa akin. So ito 'yon. Can PayPal limit my account? Syempre, control ni PayPal 'yan. Okay? So what about kung halimbawa na hold na, anong gagawin? Okay, so nandito 'yon, guys. So can PayPal limit my account? Nandito 'yon. So, sabi nila, okay, PayPal can limit you anytime. What if, may mga tanong, ito yung sagot, kasi tinatanong nila kung ano daw isasagot nila kapag hinahanapan sila ng resibo. Ito yun, goods and services. So, proof of delivery, tell them that you sent it by mail as virtual product or I'm a coach and give you some advices. Coach dapat to, coach. Okay, so ganun lang yun. If this happens, contact our support. Sabi niya, we'll give recommendation on how to continue working with us and use PayPal accounts more. So, merong support tong si Tirlo para sagutin kayo. So, nandito yung support nila. Okay, pwede kayo humingi ng tulong sa kanila para ma-advise kayo. Okay, so nandito na lahat yan. How long? What about the fees? What about the BTC PayPal exchange? Meron na po dito, nandyan yung sagot. How to use PayPal account carefully. Kasi mali yung ginagawa ng ilan. Sobra kasing greed. Gusto nila minuminuto. Kaya sabi ko once a day or once every 2 days, ginawa nila minuminuto. Sige. E nung nangyari, ay blinak sila ni PayPal. So kami yung may kasalanan, yung nag-share. Sabi nila, ikaw ang may kasalanan. Sabi ko, ayos. Okay, so dapat. Okay, nandito na po yung guide. Okay. What about the PayPal? How to use PayPal carefully? Can pay, nandiyan na yung mga sagot. Okay, so how to register at Binance? Meron na rin. Since naipakita ko naman na how to buy Litecoin via Binance, nandiyan na rin. Okay, basahin nyo po ito. Okay, what is the minimum amount to start? How to start? How can I sign or register? Is it safe to use your service? How to buy BTC in Philippines pero local Bitcoins? Any requirements to my PayPal account? What can I do PayPal? Oh, what if na hold? So nandito na rin po yung sagot. What can I do if I questions and you're not in online? So nandiyan na rin po yung sagot. Pakibasa na po yung frequently asked questions.
Okay, ito lang yung aking ma-share in this video. Sana malinaw, natanggap nyo, at pwede nyong pagkakitaan to sa online. Okay? So at least meron kayong additional source of income. So more questions? Okay, feel free naman na mag-comment kayo dyan sa comment box. So, at okay lang ba guys, napakitype naman po dyan sa comment box yung Tirlo. Okay? Patype po dyan sa comment box yung Tirlo. Ibig sabihin, sa part na to, ay nakarating kayo sa video tutorial na to. Okay? So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.